dito tayo ngayon, magre-reaction lang tayo dun sa CCTV footage na nakuha ng mga pulis dun sa barangay, kung ano yung kung ano ba talaga yung katotohanan doon sa nilalaman ng CCTV footage. Kasi diba, kung maaalala natin, yung nanay ni alias Linda is nagsabi siya na wala daw siya doon sa barangay nung time na nangyari yung kaguluhan doon o pagbubugbog kay Tatay Alexander. Kasi diba, deny niya talaga na wala daw siya doon, huli na daw siya, di sana naawat niya. Pero kitang-kita naman natin na yung CCTV is nagpapakita ng katotohanan na ang nanay ni Dimple or alias Linda is umamba rin siyang sapakin yung si Tatay Alexander. Kaya malaking kasinungalingan. At ito pa, siguro hindi ko lang alam kung alam din ng mga tolfo ano ito staff na nung 21, 'di ba, in-interview si ano nagmakaawa si Dimple doon sa kay Tatay Alexander. Nagluluhod-luhod pa, tapos yung nanay ni Dimple is na hinihimatay-himatay pa sa kakamakaawa doon kay Tatay Alexander, napapatawarin lang sila. Pero mayroon doon sa isang group, atol po avid fans, na nagpo si Linda or alias Linda, itong Dimple na to, na sa kanyang FB account na may nilalaman doon na mga messages na kumbaga nagpapakita doon na hindi totoo or hindi sincere yung kanyang paghingi ng tawad. Ayan, ito yung mga mensahe niya na doon sa mga pinos niya na talagang nilait niya palalo si Tatay Alexander doon sa kanyang ano. Ayan. Kumbaga, sa aking opinion lang, itong si Linda is siya yung pinaka ano, ay sinungaling queen ba? Sinungaling queen o mapagpanggap na humingi ng tawad sa kay Tatay Alexander, kung ako kay Tatay Alexander, na siguro nakita naman natin kung gaano si Linda nagmakaawa doon at saka yung nanay niya. Nung una naawa din ako doon sa kanila kasi gawang siguro may second chance pa man yung tao, pero nung nakita ko yung mga messages ni Linda doon sa kanyang ano, sa group ng avid fan ni Rafi Tolpo, na yung mga messages doon is hindi ba makain, kung baga hindi katanggap-tanggap na panlalait din kay Tatay Alexander. Kaya sana nga mabigyan na ng hustisya si Tatay Alexander doon sa mga ginawa nila, at hindi lang dapat yung 8 tao ang makakasuhan doon. Kakasuhan din dapat yung mga karapat-dapat doon nakasuhan, lalo na doon sa mga staff ng barangay na hindi naman umaksyon, na naando naman sila, na lalo pang nabugbog si Tatay Alexander. Lalong-lalo na to si XO Jerry Oliva, na sinabi niya pa doon na nagpanting daw yung kanyang tainga nung sinabi na sinungaling daw si Rafi Tolfo. Ayan, ngayon aantayin niya yung paghaharap nila ni Rafi Tolfo sa Monday, kasi nga hinahamon siya, gagawin daw ni Rafi Tolfo yung tainga ni XO na litson, kasi di ba nagpanting daw, nag-init daw yung ano, lalo pa daw papainitin ni Rafi Tolfo yung kanyang tainga para daw mamula at magiging litson at ipakain niya raw doon sa mga pusa. kaya kahit nainis ako doon sa pinapanood ko, na napangisi-ngisi ako, kasi nga gawang si Idol Rafi,
lalo nang nanggagalaiti dahil nagalit na rin doon sa ano, kumbaga inaasar niya rin si inaasar niya lalo si ex o Jerry Oliva, or hinahamon niya ngayon na harapin sila pag pumunta sila Rafi Tolfo doon sa barangay, kasi simulat sa poll wala kasing humarap sa kanila nung pumunta yung mga reporter sa barangay na yon. Kahit isa, wala pong humarap sa kanila na mga official o mga ano lang, mga pau lang ang humarap sa ano doon. Kaya sa lunis daw, sabi ni Rafi Tolfo, hamunin niya daw na lalo pang uminit, painitin niya palalo yung tainga ni ex-o Jerry Oliva para mamula daw, lalong mamula at magiging litson. kaya ako natatawa kahit ating gabi ng pinapanood ko to, natatawa talaga ako kay Idol Rafi na lalo pa niyang inasar si ex-o. Sana nga mabigyan, kung sa akin lang, sana mabigyan na talaga ng hustisya si Tatay Alexander, kasi hindi naman ka-aya-aya yung mga nangyayari sa kanya, at saka napaka-brutal yung pagbugbog. Madami siyang mga madaming napinsala sa kanya yung mata niya naging less major, ano, ay critical yata yung kanyang mata, at saka tindis na bago maghilom yung kanyang ano na yun. Kaya malaki rin kaso doon ang maaano ni ng mga nagbugbog sa kanya, kasi physical injury nga. At sana mabigyan na rin ng ano ng linaw itong kaso niya, o ma-resolve na rin sana na, at mabigyan na rin siya ng hustisya sa nangyari kay Tatay Alexander, para hindi na pang marisan pa ng ibang mga official na nasa barangay, na instead na secure na sana yung mga suspect or yung mga salarin na hindi naman pa naman talaga napatunayan, edi sana hindi nangyari yun kay Tatay Alexander kung naging maagap yung mga official na naandun sa barangay, instead na iniisip ng mga complainant or yung mga suspect na secured na sana sila, yun pala, yun doon din pala lalong nabugbog si Tatay Alexander, or hindi lang baka mayroon din na nangyayari na mga nauna pa kay Tatay Alexander, at nangyari din doon na kagaya kay Tatay Alexander, kaya lang hindi lang na provoke na ganun ang nangyayari, kasi nga takot din naman yung ibang magano, lalo na pag yung alam natin kung yung mga official sa barangay is kinatatakutan din sila ng mga ating mga kababayan, kaya mananahimik na lang yung ano, o di minsan yung iba nababayaran na rin ng ano dahil sa kahirapan, tanggapin na lang yung pera para manahimik ng lahat. Pero kung ako kay Tatay Alexander, sa opinion ko lang, dapat talaga na ituloy niya yung kaso at idagdag niya na rin yun si XO Jerry Oliva, at saka yung barangay captain doon na ano, at saka yung ibang mga official doon na naando, na hindi, wala man lang silang ginawang action nung habang na binubugbog si Tatay Alexander. Sana hindi na nangyari yung gano'n, na umabot pa sa punto na halos mamatay na yung taong binugbog nila. Kaya sana nga lang magbigay aral din to sa mga opisyal na may katungkulan sa bawat barangay, na hindi naman dapat mangyayari yung mga ganun, at sana magiging alerto din sila sa mga pangyayari. Wag na lang basta-bastang susugod. At saka sa mga teenager or mga kagaya ni Dimple or alias Linda, na sana mag-isip-isip naman kayo bago kayo gumawa ng gulo. Tingnan nyo, hindi lang kayo ang napapahamak, pati yung pamilya nyo. Ngayon, makukulong yung papa mo, magkukulong yung kapatid mo,
Ngayon, mukhang makukulong din yung nanay mo. Maisama pa yung nanay mo kasi kasama rin pala siya doon at kitang-kita doon sa CCTV na umamba rin siya na kung hindi lang naawat, baka nakasakit din siya kay Tatay Alexander. Bugbog sarado na nga yung tao. Dagdagan pa niya. At laking sinungalingan yung sinabi niya kay Rafi Tulfo or kay Idol Rafi Tulfo na wala daw siya doon sa barangay na yon at nahuli na siya nung dumating siya. Sana din naawat niya. Yung pala, siya rin pala aamba na sasapkin o bubugbugin din si Tatay Alexander. Kaya ikaw sinungaling na nanay ni alias Linda, antayin mo yung katapat mo kasi sigurado akong sasampahan ka rin ng kaso, magsama-sama kayo sa isang bahay rehas. Ayan. Ngayon, hindi lang ang asawa mong makukulong, malamang pati ikaw susunod ka rin. Kasi dahil doon sa ginawa mo, ang ibig sabihin yung paghingi niyo ng tawa doon kay Tatay Alexander, walang katotohanan at may mga ebidensya na mga messages ni Linda na hindi talaga sincere kayo na gumawa nung humingi ng kapatawaran doon o nag-sorry kay Tatay Alexander. Kaya ito mga netizen, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga mensahe ni Linda nung araw din na yun na humingi siya ng sorry doon kay Tatay Alexander. Ayan, ipopost ko siya. Kayo na lang bahala at kayo nang humusga doon kung ano or alin ang katotohanan doon sa sinasabi ni Linda at saka doon sa paghingi niya ng tawad kuno o patatawarin kuno siya ni Tatay Alexander. Ayan, sana sa mga naandyan, sa mga official, sana maaksyonan na rin yan. At maraming salamat dun kay Rafi Tulfo or kay Idol ng Bayan na tinututukan niya talaga itong kaso ni Tatay Alexander. Sana makuha na ni Tatay Alexander yung kanyang hostisya na sa pagbugbog sa kanya. Ayan. Listen, learn na rin yan sa mga taong gustong gumawa niyan or gagawa pa lang. Sana maisip-isip nyo bago kayo gumawa na walang madadamay na iba o pamilya nyo. Ayan, salamat po sa panonood. At ipupos ko po yung mga sinabi ni alias Linda po na nagaling po sa group ng Idol Rafi Tulfo Apidpan. Maraming salamat po. Thank you for watching.